Pasko na naman, ukay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba? Maridi na ma! Okay! Hey guys! Kumusta na kayo dyan? Welcome back to Mama Quatang's channel! For today's video, we're going to cook the bestseller pansit. Sit-sit, pansit! Guys, bakit tinatawag ko itong bestseller? Kasi ito yung mabenta. Mabenta na maraming umu-order sa akin dito. Oh, okay. Excited na ba kayo? Guys, masarap talaga ito. Garantisado. Kasi kung hindi, yung mga friend eh, mga mamshi, hindi magpabalik-balik mag-order sa akin. Okay, let's go! Ang lalo ito na ang pansit! Super cute! Super quatang! Oh, ito guys. Tingnan ninyo ang pansit. Wow! Guys, so sa mga ingredients natin, meron tayo ditong red and green peppers. Okay? And then spring onions. And then meron tayong bawang. And then sibuyas. And then meron tayo ditong snow peas. Snow peas, kung walang snow peas, ay pwede din ang baguio beans. Kasi mas maraming baguio beans yan sa Pilipinas. At saka meron din ako ditong broccoli slaw. Pero optional lang ito. Kung walang broccoli slaw dyan sa Pilipinas, okay lang. At saka meron carrots, of course, maraming carrots dyan sa Pilipinas, diba? Meron tayo dito ang chorizo. And then, may leftovers kasi kaming mga manok ka, guys, na natira-tira. So, ito na lang ang gagamitin natin for now. Okay? And then, meron tayo dito ang repulyo. Yan, hinuhugasan ko na yan. And chicken broth. So, pero kung walang chicken broth yung nasa carton, ayun sa box, ay pwede nang magpakulo ng mga buto-buto. Buto-buto ng baboy or sa chicken, ganyan. So, pwede nang gagawin natin na broth. And then, of course, meron tayo ditong toyo, black pepper, ang favorite na partner ko sa pagluluto, black pepper and garlic powder. Ito yung pinaka, kasi ito lang yung available na noodles ko, guys. Super cute! Super quatang! Naku, parang, pero hindi ito bayad sponsor ha, na super cute. Pero guys, to be honest, ito talaga yung pinaka-favorite na noodles ko. Kasi hindi madali malata. Hindi dali parang maging saggy. So, ito yung talagang very favorite na of all the noodles. Magluluto na tayo! So, i-preheat ko muna itong frying pan. Lalagyan ko ng oil. Medyo dami-damihan ko ng mantika para maging shiny yung natin, yung pansit. Oh, ayan. Mainit na ang mantika. Una nating gawin ay iprito natin ng konti yung Chinese sausage natin. Ang tawag dito sa amin, Chinese sausage. So, smile-smile lang habang nagluluto para maging masarap yung pagkain. Ayan. Oh, i-set aside muna natin to guys, ha? Oh, ang tawag pala ito sa atin sa Pinas dyan ay bilbao. Chorizo bilbao. Pero dito, doon sa package ay Chinese sausage. Okay? And then, ang bawang. And then, the sibuyas. Hintayin lang natin na medyo maging brown yung garlic at saka yung sibuyas. Pero huwag naman yung masyadong parang sunog na. Ayan, and then the chicken. So, as I said, ay ginamit ko lang yung mga balitira-tirang manok namin. Okay? Pero kung walang mga leftover na chicken, eh pwede na din gamit ng raw, yung talagang fresh na chicken. And then, lalagyan natin ng konting toyo. Ayan. Para maabsorb yung toyo doon sa chicken. Ayan. And then, of course, my favorite na black pepper at saka yung garlic powder. Ayan. And then next, ay ilalagay natin itong carrot. And then, yung
broccoli slaw. Ayan. So, gisa-gisa lang natin ng konti para ma-absorb. Ma-absorb yung balitimpla dito sa vegetable na meron natin. Okay. And then, ilagay na natin itong repulyo. Ayan. Sabi ko, naka-smile, huwag makasimangot. Lalagay na natin itong, lagyan natin ng moist and toyo. Ma-absorb sa vegetable at saka dito sa chicken yung toyo. And now, ilalagay na natin itong chicken broth. So, dito sa measuring cup na to, ay lumampas na tayo ng 1 cup. So, parang 1 and 1/2 cup na ang ginamit ko. O, yan. Pakuluin natin ng konti. Takpan muna natin. Ayan. Medyo kumukulo-kulo siya. Pero, bantayan natin, guys. Bantayan ninyo, guys, ha, na hindi maging ma-overcook yung mga vegetable. Kasi importante din yung vegetable na pagkain ng pansit ay nasa crispy pa rin yung vegetable. So, hindi overcook. And then of course, yung noodles, bali yung pansit, kailangan ano na, hugasan at saka ibabad ng konti. Pero huwag ninyong masyadong ibabad sa tubig. Itapon nyo na muna ng tubig after kasi para hindi naman siya masyadong maging malata. Pag ma-over na siya doon sa pagbabad sa tubig, ay ano na, parang maging sagi na yung noodles. Ayan, ilagay ko muna dyan. And then for now, kunin ko muna ang mga vegetable. Okay. Ayan. Kunin ko muna itong lahat na to. So ayan, tanggalin at kunin muna natin ito para hindi ma-overcook yung mga gulay. Ayan. So next, ano natin tong ilagay natin dito yung noodles natin. Actually guys, sa isang pakete, apat na ganito yung sa Super Q. Normally, apat na ganito. For now, ang ginamit natin ay ano lang, 2 1/2 na bali 2 1/2 na part, na isa, bali pieces ng ano sa noodles. So, pag medyo mag-dry, wag ninyong i-allow na mag-dry up yan because of the noodles. So, lagyan lang ng dagdag na chicken broth. So, ayan. Wow, sarap. Nadagdagan ko ng konting toyo. Ayan. Guys, kailangan na din kayong matutong mag-estimate. Kasi kuminsan hindi ako mahusay sa pag-measure pag ganitong mga nagluluto na ako ng ulam. Estimate lang talaga. Pero for you guys, kailangan ko talagang yun. Ipapakita na nag-measure ako. Pero sa totoo, to be honest, estimate lang talaga ako pag magluto ako ng ulam. At saka kuminsan, determine ko sa bango, yung sa amoy. Importante lang kasi dito yung noodles natin na ano siya. Perfect yung pagka. Lagyan na lang natin ng ano lang. Kunting asin lang. Yan. Huwag naman masyado kasi baka maging maalat na yung ano mo. Ayan. Medyo luto na itong ano natin. Testing ko lang kung okay na ba yung Okay, okay na. Guys, huwag niyong hintayin na malata, ha? Yung perfect talaga yung pagkaluto sa noodles para masarap. Kasi ito, ang tip ko sa inyo, pag pansit, ay ang noodles talaga yung magdadala ng sarap. At saka, of course, naman, yung mga sahog, mga spices. Okay, ayan. So, and now, ibalik na natin itong mga vegetable. So, with the chicken. Ayan. Si bongga. Ayan, bonggang-bongga na ang pansit, oh. Tingnan nyo.
Sa ngayon, guys, hindi ako gumamit ng shrimp. Kasi, yun na, may allergy kasi sa dito sa family sa shrimps. Kaya, it's okay. Pero kayo, kung gusto nyo talaga na lalagyan ng pansit na shrimps, walang problema. So, nasa inyo na. At ako, guys, ay gusto ko talaga yung pansit ko na may oyster sauce. Para medyo, ang kasi yung result ng oyster sauce, medyo matamis-tamis siya. Pero wag naman yung masyadong marami. So, yan. Nilalagyan natin na almost about 1 tablespoon or 2 tablespoon. Depende sa pansit ninyo kung gaano karami. So, yan. Nilagyan ko na ng oyster sauce. Ayan. I-mix natin. Wow. And then, lagyan natin itong bilbao. So, ito bilbao. At saka, of course, itong red and green peppers. At saka, later na yan. And ang pinaka-finale, guys, para hindi maging dry yung pansit ninyo, kung meron kayong sesame oil, lagyan nyo na. Kasi mabango ang sesame oil, parang amoy adobo. Kaya yung pansit ninyo talagang, wow! Pag may umu-order or may celebration kayo sa bahay, pag open pa lang na naka-cover, wow, ang bango. Bango ng pansit. Okay? So, ayan, sesame oil. Kasi, kailangan ang pansit, hindi yung mukhang dry. Yung parang dry yung pansit. Para naman katakam-takam naman siya kainin, lagyan nyo ng konting, yung sesame oil. Or kung walang sesame oil, ano na lang, vegetable oil, basta maging, para maging shiny at saka hindi dry yung ano ninyo, pansit. Yan, nilagyan ko ulit ng estimate na lang, guys, for your sesame. Oh, yeah. Luto na ang pansit. Sit. Pansit. Ayan. Now, tapos na ang pansit natin. So, the exciting part, yung tikim-tikim. Okay. Pasko na naman. Okay, tuli ng araw. Ala, luto na ang pansit. Mga frene, mga beshi, mga mamshi. Okay. Time for eating. Pero, lalagyan muna natin ito ng toppings na spring onions. Ayan. Para maging colorful naman itong pansit. At saka, kami, mahilig talaga sa black peppers. Kaya, yung lalagyan ko ulit. Okay, are you ready? Oh, ito guys, tingnan ninyo ang pansit na hindi siya overcooked. Hindi siya yung overcooked na lata. Yung ano ba yung? No, okay, overcooked. And then, just like any noodles or like magluto kayo ng spaghetti, so yung noodles talaga yung magdadala ng sarap. So, time to eat! Halina! Mga una ta! Halina mga silingan, mga mamshi, mga frenny, mga beshi! Mga beshi! Oh my! Yan! Guys, garantisado. Masarap talaga. Kain muna ako, guys, ha. Sandali lang. So, shoutout ko pala yung batchmate ko dyan na si Julius at yung wife niya si Judge Dang. Ay, nako. Wow. All out talaga yung support ni Judge Dang kasi palagi niyang sinishare yung mga videos ko. Thank you so much, Judge Dang Nazario. Okay, and then also, kay Chris Humawan dyan sa Riyadh na, wow, sabi niya, dalawang account daw ang ginawa niya. Para lang, yung dalawang account na yon ay makapag-subscribe sa Mama Quatang's channel. Wow! Touch ako doon. Dalawang account? Imagine! And then, so, shoutout ko pala dyan si Mars sa Dubai, si Marian Dizon, Alvin Montesa, and then si Eden dyan sa Kuwait, and then si Lloyd Crisostomo na sabi niya 5 years na hindi na dito naka-uwi. At saka miss na daw niya yung mama niya at saka yung family. Nako, kahit saan man kayo ngayon, sa Kuwait, sa Hong Kong,
or dyan sa Riyadh, sa Saudi Arabia, saan man sa sulok ng mundo, huwag kayong malungkot. Please. At saka isipin nyo lang na andyan kayo para sa family ninyo. Magtrabaho na mag-workout, sacrifice for the family. So yun lang, the love of the family. Basta huwag kayong malungkot, okay? And then, yung lahat na magtatrabaho during sa Pasko, hindi din kayo nag-iisa. Kasi pareho tayo, ako din magtatrabaho sa Pasko. Kaya okay lang yan. Okay lang yan mga kababayan ko. Kung saan man kayo magtrabaho or hindi kayo makapag, let's say, hindi makapag-celebrate sa Pasko, well, okay lang yan. So, pareho tayo magtrabaho sa Pasko, so kaya wag na kayong malungkot, okay? And then also, salamat pala doon sa mga suggestions niyo sa akin na yung ano natin yung group name or let's say, Mama Quatang sa fans club. Ano, ewan ko lang. Basta ang daming suggestion. Guys, importante sa lahat sa akin yung lahat ng mga comments ninyo. At yung mga group name na sinasuggest ninyo, lahat-lahat yun ililista ko. At saka, wait natin yung iba. Alam ko marami ideas din yung iba na gustong mag-suggest. Ano yung mga pangalan may nag-suggest na Maquatanics or ano ba yun? Squad Quatanics? Ano ba? Ang dami. Kaya, well, thank you so much. Overwhelming talaga yung suporta ninyo sa akin. And also, thank you so much sa mga new subscribers ko. And then, guys, ibalik natin sa Panginoon natin ang lahat na papuri. To God be all the glory, 1,000 subs na tayo. So ngayon, parang 1,000 plus na tayo. Kasi parang umaapaw na yung talagang nag-subscribe sa atin. So hindi ko tatawagin na my channel, guys, kasi you are part of my of our channel, hindi my, our channel. Para isang tayong one big family sa channel na to, sa Mama Quatang's channel. Okay? And also sa I would like to also acknowledge si Joe Pels na first to watch sa Killer Chicken Adobo. Siya yung unang nag-watch sa video na yon. At saka salamat sa mga lahat sa inyo na mga new subscribers, mga viewers, family and friends na always red alert sa mga videos na i-upload namin. Okay? And thank you so much for watching. And then I hope you like and you learn something sa ating bestseller Pansit. Okay? And then I hope in the future na mag-iisip din kayo na mag-go business sa Pansit. Kasi mabenta talaga. Ang dami, masarap na, at marami pa, the whole family pa ang makakain, right? Okay, that's it for this video. Hope you, please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel. Bye for now. God bless you all. I love you guys.